Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kauputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang mga binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga at magandang buhay po sa ating lahat. Meron pong isang commercial, ang isang sorbetes na ganito ang sinasabi, "Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo?" Cornetto. "Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo?" Gusto kong hiramin yung parirala na yon at palitan ng salita sa dulo. Hanggang saan naabot ang pagmamahal mo? Napakinggan po natin sa Ebanghelyo ngayon ang turo ng ating Panginoon tungkol sa pag-ibig. Of course, alam natin na sinummarize ng ating Panginoon ang lahat ng kautusan, 600 mahigit na kautusan sa lumang tipan, sa pamamagitan ng isang salita, pag-ibig, na may dalawang mukha, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At naturally, tayo naman taong nilikha ng Diyos ay taong marunong umibig. Dahil tayo nilikha ng Diyos na pag-ibig at ayon sa pag-ibig. Subalit, kung minsan, bilang tao, yung ating pag-ibig ay merong hangganan. Merong hangganan. Naturally, madali nating mahalin yung mga taong minamahal din tayo. Naturally, madali nating tanggapin yung taong kaya din tayong tanggapin. Naturally, iniibig natin yung mga taong kaibig-ibig at minamahal natin yung mga taong kamahal-mahal. Sa kabilang banda, nahihirapan tayong intindihin yung mga taong mahirap intindihin. At nahihirapan tayong mahalin at unawain yung mga taong mahirap mahalin at unawain. E sino ba yung mga madaling mahalin? Iyon yung ating mga kaibigan, yung mga malapit sa ating buhay, yung ating mga kamag-anak, at yung mga taong kayang magbalik ng pagmamahal na ibinibigay natin sa kanila. E sino ba yung mga mahihirap mahalin? E di yung mga hindi natin kabati, parang bata, yung hindi natin kabati, yung ating kaaway, yung ating kinagagalitan at kinapupuutan ng kalooban. Natural po yan bilang tao. Pero sinabi ng ating Panginoon, yung mga makasalanan, yung mga hintil, yung mga publikano, kaya rin niyang mahalin yung mga kamag-anak niya, yung mga kaibigan niya, yung mga mahal niya sa buhay, kaya rin niyang mahalin. Pero ano ang pinagkaiba mo sa kanila? Bilang Kristiyano, ito ang pinagkaiba mo. Sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. At ito po ay mahirap, hindi po ito madali. Eh bakit ba tayo nahihirapan na mahalin yung ating kaaway?
Akala kasi natin, yung pagmamahal natin sa ating mga kaaway, ay kasing ingrande, kasing effort ng pagmamahal natin sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ay hindi naman po ganun ang sabi ng ating Panginoon. Ano ba ang sabi ng ating Panginoon? Kung paano natin mamahalin ang ating kaaway? Hindi naman natin kailangang bigyan ng regalo pag birthday o kaya ay itreat sa pagkain sa restaurant o dalawin. Hindi naman mo kailangan ganun. Anong sabi ba ng ating Panginoon? Kaya siguro tayo nahihirapan kasi ganun ang iniisip natin. Pag minahal ko yung aking kaaway, ganun na rin ang gagawin ko. Ganun na rin yung pagmamahal na katulad sa kaibigan ko. Katulad sa pamilya ko, ganun rin siguro. Pero hindi naman yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Alam bang sabi, mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang umuusig sa iyo. And that's the least that you can do. Hindi mo kinakailangang magregalo para magbati kayo or ano. Ano sinasabi ni Lord? Mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo. Yun ang pinakamainam na pwede natin gawin. Hindi natin kinakailangang makipag-hi, hello, kumusta ka na, makipag-beso-beso dun sa mga chismosa nating kapitbahay na pinag-chismosa. Hindi kinakailangan. Ano ang kinakailangan dun sinasabi ni Lord? Ipanalangin mo ang mga umuusig sa'yo. Ay, mahirap ba yun? Abay, hindi naman mahirap yun. Di ba? Mahirap yung makipag-beso-beso sa iyong kaaway. Yun mahirap. Mahirap yung magbigay ka ng ulam sa kapitbahay mong samang-sama ng ugali. Mahirap yun. Eh, pero yung ipagdasal sila, aba, hindi yun mahirap. And that's the least that we can do. Bakit tayo nahihirapang magmahal sa ating kaaway? Kasi iniisip natin na kailangan natin silang mahalin kagaya ng pagmamahal natin sa ating mga kaibigan. Eh, ang hinihingi lang ni Lord, ipanalangin mo sila. At saka papanalangin mo sa kanila, baka magpanibago sila at magpanibago din yung level ng pagmamahal mo sa kanila at humantong ka sa pangunawa at pagkapatawad. Pero ano ba ang kailangan gawin? Simple lang, ipanalangin mo ang mga umuusig sa iyo. And in that way, minamahal mo ang iyong kaaway. Amen.